kahapon po. In behalf of Luzon Convention of Southern Baptist Church, sabi po kanina sa kanta ay hand in hand for global mission, pero dinagdagan ko po ito, hand in hand for home and global mission, heart to heart for great commissions. Kami po sa ating Luzon Convention ay meron din po tayong mga gawain para po sa ating tinatawag na church planting ministry. Kasama ko po dito ang, I believe dito po ang aming executive director ng Luzon Convention na si Pastor Eric Ortega. Kasama din po si Pastor Ed Kaalim at Pastor Douglas. Hilingin ko po tumayo sila na kasama po natin na nagtetrain po. Andito po si Pastor Eric Ortega, I believe. Yung gwapong executive director po namin. Ayan, andun po sa likod. Ang aming pong mission department concentrates on planting churches in area where there is no existing Southern Baptist work through the LCSBC. We called it Cooperative Mission Program. We value the critical role that church planting plays in reaching people for Christ. And we are praying for partners to provide the funding necessity to establish new local churches. Yan po yung isa sa ating pong mga vision sa ating pong convention. Currently po, we have till the 27 church planters with the help of partners who are willing to support workers whom God called to the mission field. We hope to continue to send and strategically deeply increasing member of Filipino missionaries. So I believe po na before we go to the global, ang ating pong home mission muna ang ating training ground. Dito po, as we talk to the global missionaries, when they will share, kung narinig nyo po sila kanina, ang sabi po nila, nagsimula muna sila sa ating mga local churches, dito po sa ating mga local areas. Ang church planter po ng ating pong Luzon Convention ay it works with cooperative partnership ministry po. We will start po sa pinakataas po ng ating mapa sa Mountain Province, sa Cagayan area. We are still praying na magkaroon pa po dyan medyo sa dulo. But now, meron po tayo sa Ilocos Sur. Sa Ilocos Sur po ay ang ating pong church planter. Ayan po, si Pastor Belches Marlon. Siya po ay nagwo-work sa Bocod Benguet, working with the tribal people in Mountain Province. Siya po ay from UBC Baguio. Then next po ay si Pastor Nemo Aaron. From UBC Baguio din po siya. Siya naman po ay nagwo-work sa field sa Itugon area, Benguet Province po 'yan ng ating northern part of Luzon. Then next po, baba po tayo sa Santa po yan, sa Ilocos Sur. Ang atin naman pong church planter dyan ay si Denver Pascua. Sa La Union area naman po, sa Pangasinan, ito po ang ating mga manggagawa. Meron po tayong si Pastor Alan Estinopo. Siya po ay nag-work sa La Union area. At siya po ay working with the Touch Christian Fellowship. Then si Pastor John Lee Bautista. Kung makikita nyo po, medyo may mga bata pa po tayong mga church planter. Ito naman po ay na-assign sa Santa Barbara, Pangasinan. And then next po is Jeffrey De Los Santos. Siya din po ay sa Santa Barbara. Somewhere po yan sa mga barangays na hindi po napapasok pa. Then next po is Pastor Rosario Dominador. Siya naman po ay sa Mangaldan, Pangasinan. Next, Kuya. Pastor at Salazar. Michael Salazar po is working in Mangatarem, Pangasinan. Then next po is Pastor Reynaldo Simon. Siya po ay sa San Quintin area. So, siya po ay sa bandang east area of Pangasinan.
Then let's go down to Central Luzon. Sa Central Luzon po, eh, meron po tayo ditong gawain sa Tarlac area. Pastor Alfredo Albania. Then Pastor Jonathan Samson. Pastor Eduardo Gonzaga. Yung pong tatlo sa ating Tarlac ay nag-work na po sila sa ating pong home mission ng tatlong taon. So, tapos na po yung tatlong taon na partnership sa kanila, but we are still praying that the Lord will extend the work in the field. Pero nire-report po namin na yung tatlong church planter po ay mayroon na po tayong tatlong church na naidagdag sa atin pong mga area na yan. Then let's go down po sa Bulacan. We have a new work with Sister Maris Eustachio. Nag-iisa po siyang babaeng church planter na naka-assign sa Bulacan na nag-graduate po sa atin pong PBTS. Then go down po tayo sa South Luzon. Punta po tayo sa Laguna Province. Sa Laguna po ay si Pastor Rico San Pedro na naka-assign din po sa Binyan, Laguna. And then Pastor Yuloyo Doliente Sikadoli. Siya naman po ay sa Mabitak, Laguna. Then we have also Pastor Tolokoto, Christian Tolokoto. Sa Santa Maria, Laguna po siya. And then Sister Abigail Ridor, sa Lagpami, Laguna rin po siya. Then next po, Mindoro, going to Bicol area, Romblon. Sa Romblon po, meron po tayong gawain doon with Jovito Valenzuela, Bicol area, and then Jobert Estevez, sa Romblon na po yan. Tatawid po tayo sa isla ng Sibuyan Island, part of Romblon. And then next po niyan, tatawid po tayo sa Mindoro with Julius Takbas. Next po, Eastern Samar. So nakita niyo po Luzon, tumatawid na po tayo going to Visayas area. So from Eastern Samar and Leyte po, ay meron po tayong si Pastor Isaac Bacayo sa Giwan Island. And then we have Maximo Anyana in San Juan, Leyte. And then, meron po tayo sa Iloilo, sa Baligyan Island. Ito po ay si Pastor Gilbert Manalo. Last po, ang Palawan. Sa Palawan po ay meron po tayong manggagawa din sa Palawan Province. Yan po ay sina Pastor Samante, Felipe Samante sa Puerto Princesa. Then next po si Justidit Madeha sa Busuanga Island. And then last po is Rudiak. So yan po yung ating mga 27 church planter na sinusuportahan po ng ating Luzon Convention, at nag-e-extend po tayo hanggang Visayas region. Kaya purihin po ang Panginoon dahil po sa ating cooperative missions program. Ito po yung ating mga supporters, no? Unang-una po, ang church planter po ay meron pong sending churches. Kaya ang unang partner po is the local churches and the associations. Sila po yung pinaka first partner natin. Then next po ang mga LSBWMU, PWMU, ABU. Yan po yung mga tumutulong na sumusuporta sa pagpapatuloy ng ating church planter. We can also see some Brazilian Convention, Global Compassion, Cross Partner, APPB, then Brethren in Abroad. Maraming salamat po. Patuloy po nating ipag-pray na sana madagdagan pa po ang ating mga church planter, and together we can work with the Luzon, Visayas, and Mindanao. Salamat po.